ng walk. So we will start with the CCPO ground. Going po tayo, magle-left turn straight papuntang Bureau of Fire. Turn left going San Jose Road. Ayusin ang linya. Ayusin ang linya dito. Manda ka na itong kore. Senia. Natin, no, every time na holiday, kami naman baliktad, alert naman kami. So kahit na kung may official na deklarasyon yung ating national headquarters or wala sa atin, sa kapulisan, no, normal na sa atin yun na pagka naka-holiday, nag-full alert tayo locally din bilang pagtugon sa holiday at syempre yung influx ng kung may mga magbabakasyon o kaya may mga pamilya na gusto rin magpahingat, mamasyal sa city natin. So, minarapat natin na we also grab this opportunity early morning to allow yung mga anak ng mga kapulis natin to spend a little bit of time sa kanilang mga magulang, no, bilang kahit sa ilang oras lang ay makabanding man lang ng mga kapulisan natin mga anak nila. At the same time, yung gusto natin i-achieve dito, nag-walking tayo, nag-exercise tayo, kailangan ng mga kapulisan natin yan, no? Minsan, sa sobrang trabaho araw-araw, hindi na sila nakakapag-exercise. Then, we need to take care of their health also. And at the same time, we also need to take care of their families. Napaka-basic lang na activity, naglinis lang, naglakad tayo kasama mga bata. Pero ito rin ay pagpapaalala ng disiplina sa mga kabataan. Gusto natin na maging ehemplo maski papano o maging ehemplo tayo sa mga anak ng pulis, no, na maturuan sila ng tamang disiplina at values, dahil kung ang bawat bata ay mayroong disiplina at mayroong values na naaalala at nailalagay sa puso nila, ay tapos na yung kalahati ng trabaho ng kapulisan. Kasi ibig sabihin nun, we already have developed or molded a young person to be more responsible and maging tama yung mga choices niya paglaki niya. So yun yung kinitignan natin. At ito rin ay bilang
makapag-celebrate in advance sa ating National Heroes Day, pag-commemorate at pag-alala sa mga kapulisan na nauna sa amin na nagsilbi sa bayan na ito, para mas maging tahimik at ma-enjoy natin kung ano man yung kapayapaan na na-enjoy natin ngayon, at para ipagpatuloy at maging inspirasyon sa atin yung kanilang mga sakripisyo, at ipaalala sa mga kababayan natin na may mga kapulisan tayo at marami tayong mga uniform personnel na nagsakripisyo ng buhay nila to make sure that this city becomes more peaceful and more progressive to what it is today. And we commemorate and we honor them, and of course we also honor those uniform personnel and all government uniform personnel who are still rendering their job today. They are also our heroes. And we hope at sana ay makita rin at maging ehemplo itong mga kapulisan natin, ang mga uniform men natin sa mga kabataan dito sa city, at mahikayat natin sila na magsilbi din sa ating Zamboanga City sa pamamagitan ng pagpasok din sa kahit anong uniform service dito sa bansa natin. Yeah.